Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po, ito po ang ating latest update para nga po dito sa minomonitor natin na si Bagyong Obet at yung low pressure area na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Unahin nga po na natin si Bagyong Obet. Ano? Si Bagyong Obet nga po ay nasa layong 286 km west of Basco, Batanes. Ito nga po ay bahagya ng Humina at tinataglay na lamang yung lakas na abot sa 45 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso po yan na 55 km per hour. Ito nga po ay posible nang lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility at magiging maganda na nga po ang lagay ng panahon ng Extreme Northern Luzon at ng Northern Luzon. Maasahan na lang natin dyan yung mga isolated rain shower. At dito naman sa may parte ng Metro Manila, asahan natin yung localized thunderstorm. Pulo-pulong pag-ulan, posibleng maranasan sa may parte ng Visayas, lalong-lalo na nga po sa may eastern section ng Mindanao. At yung low pressure area naman na ating minomonitor no, na posibleng maging si Bagyong Paeng. Ano? Ito nga po ay ayon sa ating advanced weather forecast ay stable po no, yung kanyang pagtungo dito sa may parte ng Visayas. Siya po ay bagyang aangat at pag nandito na yan sa eastern section ng Bicol region, ito po ay posibleng sumubsob ulit pababa dahil nga po sa biglaang pagbugso ng ating amihan. Dumako na po tayo sa ating advanced weather forecast. Ayun nga sa ating advanced weather forecast by tomorrow, October 23, no? Asahan na nga po natin na posible na nakapasok yung pinakasentro ni Bagyong Paeng sa ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating ng October 24, ito na nga po ano, mapapansin natin si Bagyong Paeng ay nasa eastern section pa ng Surigao City. Pagdating ng October 25, ito nga po ay posible na maging isang ganap na bagyo. Ito nga po ay isa ng ganap na tropical depression or mahinang bagyo at nasa eastern section na po yan ng Visayas. At pagdating po ng October 26, kung mapapansin nga po natin yung pagbugso po nung ating shear line at nung ating south na northeast monsoon or amihan, isa po ito sa nagiging main factor kung bakit nga pong posibleng humina yung ating mga bagyo at kung bakit hindi po makakaangat itong si Bagyong Paeng sa Luzon area dahil nga po sa pagtulak nitong shear line, itong hangin na to na nanggagaling dito sa may parte ng Japan. By October 27, makikita nga natin no, bahagyang babagal ito at ang kanyang target area pa rin is ang parte ng Visayas. By Friday ng October 28, dito nga po no, bahagya po siya mag-i-intensify, posibleng nga umabot siya ng tropical storm. At mapapansin nga po natin magkakaroon ng maliit dito na pressure o magkakaroon ng low pressure area sa pagitan po yan dito ng Palawan at ng, dito nga sa may parte ng Rojas. At pagdating ng October 29, tatawirin niya nga po itong parte ng Visayas, dadaan po yan dito sa may parte ng Rojas at aangat po dito sa may northern section ng Palawan. Ayan po ah, inuulit natin. Ang ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan at malaki pa rin po ang posibilidad ano, na magbago po yung ating nakikita dito sa ating advanced weather forecast. Dahil nga po, ito po ay malaki pa rin ang tsansa na magbago itong posisyon or yung direksyon ni bagyong, posibleng bagyong Paeng. Kaya manatili tayo nakatutok sa ating advanced forecast para malaman nga natin at makapaghanda yung mga kababayan natin sa may parte ng Visayas na kung saan na posibleng daanan nitong si Bagyong Paeng. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.